aming inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapan, para sa'yo ako mamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, mamahal ko sa'yo'y tapat. Okay, mukha na akong tanga, so let's start. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, as you can see down below the title, 10 facts about me. So let's start. My fact number one is, yeah, I'm turning 16. So yun, birthday ko na sa Sabado, and that's June 3, tapos pinanganak ako 2001, and yun, birthday ko na. So, di ba ako mukhang 16? Fact number 2, yun, hindi ako ganong mapili sa ulam. Kung ano yung naka-ready dun sa lamesa, yun yung kakainin ko, and wala naman dapat na pinipiling ulam eh. Kasi yun yung binigay na blessing sa'yo ni Lord, diba? So, why not? Bakit pipili ka pa ng ulam? And hindi naman kami ganong mayaman. So, yeah. Makontento ka kung ano yung meron sa'yo, kung ano yung meron sa pamilya mo. So, yun. Buti nga, may nakakain pa, diba? Tapos yun, ang favorite kong ulam ay sinigang. Kahit pag ulamin mo ako ng sinigang ng isang linggo, sunod-sunod yun. Sinigang okay lang sa'kin. Fact number 3, favorite kong flavor sa mga zago, sa mga shake, sa ice cream is cookies and cream. Yeah, I like that. So, kung bibigyan mo ako, gusto ko ng cookies and cream. As if may magbigay, diba? Joke lang. So, yun, favorite ko yung cookies and cream kahit anong nangyari sa mga zago, sa SM, ganon. Sa ice cream, yung isang ano, yung isang, anong tawag doon? Isang, basta yung isang buong ice cream na malaki, kaya kung ubusin yun, basta cookies and cream yung flavor. Fact number 4, as you can see, on the background, on my pillow, and kung makikita mo yung kwarto ko, pink siya. So, favorite color ko ay pink. Basta kahit anong gamit yan, basta pink, tatanggapin ko yan. Kahit ano, number 5. Takot talaga ako sa mga butiki, sa daga, sa mga ipis, yung pakalat-kalat. Tapos yung kapag magtatapon kasi ako ng basura dito sa may kabilang pintuan, ano, mayroong mga gumagapang na butiki dun kapag mga anong oras na. Tapos kahit yung maliliit lang, natatakot ako dun. So next, number 6. Kaya kong magstay sa kwarto ko buong araw, buong magdamag. Kahit di na ako kumain. Joke lang. Hindi, yun. Kapag wala talaga akong ginagawa, nandito lang ako sa kwarto ko, nagla-laptop ako, or kaya nagsiselfone ako, naglalaro ako ng games, may games ko sa phone ko, ganun. Tapos, hindi ako ganun kahilig magbasa ng libro. Number 7. So, yun. Di ako palaging lumalabas, di ako palalabas. Siguro kung may kasama ako, or kaya galing ako sa school, kasama ko yung mga friends ko, ganun. Pupunta muna kami sa South, ganun, sa SM Val, sa mga taga Valenzuela dyan, kung alam niya yung South, yun. Palagi kami nag-stay doon. Tapos, kapag nandito naman sa bahay, di ako yung ganun lumalabas, pag inuutusan lang ako. Pero kung may kasama ako, go lang. Number 8. So, ayun, share ko lang. Ano, nag-extra na ako sa Once Upon a Time. Yung kala Makoy, kala Jane De Leon. Yun. Kala Melisa. Hindi ko alam yung apelido niya eh. Basta, pinost yun sa Once Upon a Time nung... anong pinost? Pinalabas siya sa TV. Yun. Anong tawag dun? Yung paglabas ni Mako, yung may pinalabas na naman sa Once Upon a Time, tapos nandun siya. Nakalimutan ko na yung topic dun. Yung ano ba yun? Yung nagiging kabayo siya. Yung... tinutubuan siya ng ano, tama ba ako? Nakalimutan ko na. Pero yon, nag-extra ako sa Once Upon a Time. Isang beses pa lang. Kasi nag-offer, may mga nag-offer sa akin, kaso walang time. Tapos
palagi kaming umaalis. Fact number 9. Dream na dream ko talaga makapunta sa Disneyland. Sabi ko nga sa sarili ko eh, kahit doon na lang ako mag 18th birthday, tapos kasama ko yung family ko or kaya yung friends ko, basta makapunta lang ako sa Disneyland. So, yun, gusto ko talaga magpunta doon. Sana makapunta ako doon. Sana syempre, ipon-ipon para makapunta ka doon. Di naman palagi asa mo sa parents mo, hindi ka papunta doon, di ba? So, yes, fact about the fact number 10. Mahilig ako mag-volleyball, mahilig ako mag-basketball and badminton. Pero hindi ako yung sobrang galing na player na maglalaro ng ganun. Tapos, nag-varsity ako one time sa Pampanga, yung school ko sa Pampanga. Eh, grade 7 ako noon eh, so high school lang yung may mga sinasalihang varsity games na ganun. Tapos, nung nag-sing-tui na ako dito sa Valenzuela, ayoko nang, ewan ko, hindi ko muna, in-skip ko muna yung pag-varsity ko. Gusto ko muna mag-focus sa school. And parang ang hirap niyang i-balance. Kasi, lagi kang excuse sa class, lagi kang wala sa class, tapos mahirapan ka, kukopya ka ng mga lessons na tinakil nila ngayon. So, ayun, naging varsity ako. So, yun! Sana nag-enjoy kayo! Guys, that's for today's video. I hope you enjoy. Simple lang siya, 10 facts lang naman siya. So, kung gusto niyo pa ng maraming malaman about me, just comment down below. And if you like this video, just click the like button and subscribe to my channel. Kung bago kayo sa channel ko, hi, I'm Ibiza! Comment lang kayo kung may iba pa kayong request and click nyo na rin yung notification bell button para ma-notify kayo kung may bago akong videos. And yun lang! Bye!